Pero ito yung carbon na binili ko para kay Catriona. Ito yung mga available carbons dito ngayon for V1 and V2. Dito tayo ngayon sa bahay ni Sir. Kasi rin dito tayo sa loob ng production area ng Kings Motozone. Ito si Kuya. Ano Kuya? Kamusta? Okay ka ba? Okay ka ba ba? Tatarin mo okay para tapos mong pagkadito. What is up, mga kaserye? This is your boy, Senor. And welcome sa isa na namang panibagong moto serye. For today's episode, nakita niyo naman sa thumbnail natin, dadayo tayo sa Navotas from Pasig City. Because we are going to get yung pinagawa kong carbon na chin for Catriona. So medyo matagal ko itong pinagawa, ngayon lang mapupuntahan kasi inaantay ko si Mr. Kalakal para pagpuntahan namin yung King Carbon kasi i-interview niya yung may-ari, i-vlog din niya. So this is gonna be a long ride then because Pasig is not near Navotas at all. So, papunta ako ngayon sa meetup namin ni Mr. Kalakal. I hope you guys tag along para makita niyo din yung updates about Catriona. Medyo umuulan. Mga kasere, if you have plans of visiting King Carbon, yung kailangan nyo lang ipin sa Waze is GLM Bakery yung nasa Governor Pascual Street. Nasa tapat sila nun. So from here, from where I'm at, which is Julio Vargas, it's around 19 kilometers from here and would take 41 minutes of the Waze to get there. So considering that it's still raining, it might take us longer. So mukhang pag-alis namin dito, if hindi talaga tumigil yung ulan, wala tayong footage from the road. So the next footage you might see is if yung kinakabit na yung ano ko, yung mga carbon panels na pinagawa ko dun sa King Carbon. So let's hope for a better weather para medyo mas maganda yung mga footage natin for today. I'm still here waiting for Mr. Kalakal. Balikan ko kayo yun a bit pag nandito na siya. Mga kasere, finally nandito na si Mr. Kalakal and nagsistart na din siya ng sarili niyang vlog. Good thing the weather is becoming clearer and mukhang makakapag-vlog tayo all throughout. Sa EDSA daw kami dadaan, replyan ko lang to si Sir Raven ng King's Carbon. Sabihin ko lang na papunta na kami kasi medyo nag-aantay na din siya.
Mga kasere, napansin ko lang na pulled pala yung right side mirror natin. Medyo mahirap mag-drive pag hindi mo nakikita yung likod. For some reason, it looks like medyo lumuwag ata yung bolt nito, kaya nag-fold siya ng ganyan, nadadala ng hangin. Although foldable naman yung side mirror ko, so dapat meron siyang resistance sa hangin like my previous videos. So ngayon, naghahanap kami ng gas station para mahigpitan ko ulit yung bolt niyan para maayos ko yung position niya katulad ng nasa left. So, diretso lang dun sa unaw na kami gas station, baka doon kami tumigil. Ayusin ko to. Dumuwag. Ayusin mo. Oo. So yun na nga mga kasere, naayos na natin yung side mirror natin. Nahigpitan ko na. Feeling ko nagalaw to sa bahay, sa parking, sa mga dumadaan-daan. So let's head back to our trip sa Navotas. And mahirap kasing hindi ko makita yung likod. So, let's go back in our journey. Medyo ma-traffic na, maputik pa. So this is North Edsa. Nandito na ako sa SM North. This is going to Monumento na. Mga kasere, nandito na tayo sa lapit na sa Monumento. And sabi, anyways, 21 minutes na lang daw. Nandun na tayo kay King Carbon. So, medyo papaspas na tayo dito ng konti. Medyo nagsistart na ulit mag-drizzle. Huwag naman sanang magtuloy-tuloy yan. I thank God kahit paano the weather is tolerable. At least nakakapag-vlog ako for this eh. And the joy of seeing the traffic of EDSA.
So, napapasok na tayo sa monumento. Nagbabottleneck na dito. So, as expected, this is gonna be quite a challenge to get through. So straight lang daw ulit. 6 kilometers na lang nandun na tayo. Yan o. Makita niyo kayong bata. Lupit! Oh, future drug racer yan o. We're still 4.5 kilometers away. Doon tayo papunta. Oh, may nandiskrasa ata. Meron yung disgrasya. May disgrasya dito mga pops. Isang kamotor natin saka isang jeep. Ayan na. Ako, TCX pa man din to. Ingat, ingat talaga tayo mga kasere pa magdadrive tayo. Ito, lady driver pa man din to. Kaya mga kasere, kahit maingat ka, mag-drive. Kung yung mga nasa paligid mo naman o mga nagdadrive, makasama mo sa daan ay mga kamote. Wala din talaga. Pero it pays to be extra careful. Yan talaga, sobrang alert mo lang talaga dapat on the road. Alalay sa manivela, alalay sa brake. Para kahit paano, you can still avoid it. Yeah, like mga ganyan, bigla-biglang tumatawid. Yung mga tricycle driver natin na liko muna bago lingon. So, pati mga jeepney drivers natin. Ano nakadali doon? Ha? Ano nakadali doon? Yung jeep? Yung hindi, yung pickup yung kubyeto. Ah. Akala ko jeep na yung nag-collide sa kanya eh. Malapit na tayo
3.7 kilometers na lang. Okay. Mga kasada, finally we made it here sa King Carbon. So it took us about over an hour to get here. That was the traffic. And ayun na, dami nilang customers sa loob. So mamaya, pag nandyan na yung carbon tunnel sa Catriona, kakabit na yan. Balik ako mamaya. Ito yung mga available carbons dito ngayon for V1 and V2. Ayun na. So, meron silang mga parts, different parts na nandito. Ito, radiator cover na honeycomb for V2. Ito, chin, katulad sa kukunin ko. Meron din silang on-hand na honeycomb na chin. Sulitin natin itong kinakabit. Ano? Windshield, big U, chin. Nalagyan din ba ng fender ka? May honeycomb fender din ka? Wala na, wala na. Spada? Meron, no? Ito yung spada. Ah, ito yung spada rin, no? Ano, yung spada ni sir, oh. Rest naman ito sa kanya. Sakto, may kinakabitan dito pagdating natin. Ayun. Tapos meron siya ng heat guard. Mga kasere, sa sobrang dami nilang stock dito, hindi na magkasya sa temptation wall nila. So, nandito na nakatambak yung mga carbon. Ayan, mamili na lang kalahat siguro ng parts meron dito. O, mga naghahanap ng yeah, naghahanap nitong handle cover, meron din sila available on hand. Hat on hand. Hat yan, on hand. So, kung gusto niyo magdiinan at hindi na kailangan magantay, punta kayo dito sa King Carbon. O, ito, madiin na madiin to. O, malalim bulsa na may-ari nito. Mga kasere, ito yung carbon na binili ko para kay Catriona. Yung chin, tsaka ito. Yung brake fluid cover. So mamaya, balik tayo pag ikakabit na tong parts na to. Kasi may ginagawa pa ditong isang V2 din. Kasere, ayan na, binuksan na sa Catriona para maikabit yung chin. Hindi yung chin natin. Ito yung ikakabit tsaka yung brake fluid cover. So, antayin lang natin matapos itong mga ginagawa nila. So this is Catriona's new look.
Na-install na yung carbon chin, finally. Kompleto na yung sa mukha niya. So, yung inner windshield, yung big U chin, and front fender natin is carbon na din. So, complete na yung sa mukha ni Catriona. Dinagdag na din natin tong brake fluid cover na carbon para magmamatch na siya sa carbon nating bar handle. Ito si Kuya, ano Kuya? Kamusta? Okay ka ba ba? Okay ka ba ba? Tatanungin mo okay para nakakos mong pagka dito. Hala, okay ba ba Kuya? Masaya ka naman sa buhay. So ayan, yan, that's Catriona. Ayan, so na lang yung kulang natin. Yung CVT cover na lang and we are good. Tapos na, naayos na si Catriona. After this, pupunta daw kami dun sa workshop ni Sir Raven, yung may-ari ng King Carbon or Kings Motozone para makita namin yung paano ginagawa yung mga panels dito. So, I hope you join us. Let's go! Mga kasera, nandito na tayo sa loob ng production area ng Kings Motozone. Ito yung mga chemicals na gamit nila dito at ito yung mga parts na currently nakasalang. And then dito ginagawa yung mga dito pinapatayo yung mga parts kung mapapagawa kayo. And yung mga resin and then the chemicals. So rest assured na if magpapagawa kayo sa kanila, they will do their best to give it the best quality. So ayun. Mga kasere, nandito tayo ngayon sa bahay ni Sir Raven. At nandito sa likod ko yung mga projects na ginawa nila in the past. So, bibigyan natin yun one at a time para makita niyo yung quality ng carbon na kaya nilang ipati sa mga customers nila. So, tika, samahan nyo ako. Let's go! Ayun na nga mga kasere, natapos na natin ipalagay yung carbon ni Catriona.
yung chin niya, tsaka yung sa fluid cover. And then, natour na din natin yung ibang mga projects na nagawa na ng King Carbon in the past. Pati yung area kung saan nila piniproduce yung mga carbon. So, this has been a really productive role. So, if you have any questions or inquiries about how you can place your order or how you can make your motorcycles look better, message nyo sila. Kings Motozone sila sa Facebook. Kausapin nyo sa Easy Boss Raven. Silang bahala sa inyo so they could quote you and give you the right amount. Very, very competitive yung pricing nila. So, you can definitely check that out. So, in the meantime, pabalik na tayo ng Pasig. So, come on, let's go. Sa mga kasera, ito, pabalik na kami ni Mr. Calacal sa Pasig. It took us a few hours then to complete everything that we needed to do then sa King Carbon. So I'm happy that almost complete yung carbon ni Catriona. Yung mga panels na gusto talaga natin ipa-carbon. So the only thing that we are waiting is yung CVT cover na in-order natin sa Indonesia. So hopefully by next week nandito na yun. And by then, abangan niyo yung vlog na gagawin ko. Yung lahat ng upgrades ng Catriona down to the very last bolt. So abangan niyo yan. From now, I'm so happy na yung mukha niya kompleto na. Also mga kasali, I would like to take this opportunity to thank Sir Raven, Sir Kyle, for your time and the opportunity for us to be able to visit your shop and show us how you make your carbon panels, and at the same time gave us a glimpse on the other projects that you already had in the past. So shout out to you, Sir Kyle, Sir Raven Kyle of Kings Motozone. Thank you for this opportunity, sir. Don't forget to also subscribe to his YouTube channel, Kyle G Motovlog. So that pretty much wraps up the episode for today. I hope you enjoyed coming with us and seeing all the very enticing carbons, or carbon panels rather, na meron na available dun sa King Carbon. So again, if you need carbon panels that are quality, na locally made, and very competitive in pricing, please reach out to Kings Motozone on Facebook. Marami silang mga on-hand na mga panels ngayon na you can actually get anytime. So that's about it, mga kasero. I hope that you drive safe. And good night. Until the next video, again, this is your boy, Senor. Keep safe, everyone.